Biglang nawala noon si Doris. Bakit nga ba? Napakaliit ang hinihingi ko. Sa tingin ko ha, ang liit ng hinihingi ko. Ginawa ko naman ang lahat para sa trabaho ko. Gugustuhin mong tumakbo sa presyo. Hindi naman nakakain yung prinsipyo. Hindi naman ikakayaman ang prinsipyo. Sabi ko doon sa camera, mga marami na tayong kuha. Mamamatay naman tayo. Doray naman, puro problema na lang ang binigay mo sa anak mo. Yung ganun. Maaalala nila na, si mami nagkaganito. Si mami na nasangkot sa ganitong kontrobersiya. Pero mama, Ogsi, parang bakit yung mga ibang tao pagka life and death situation, di ba parang sabi nila, nakikita nila, I saw a light. Ikaw? Wala eh. Di ko alam ba't hindi ako nakakita ng light. Parang ang impyerno nga yata nakita ko eh. Ang dilim, merong umuusok na vent ng kanal, mapula. At kapiling po natin ngayon ang tinaguriang mutya ng masa. Sino pa nga ba ang ating tinutukoy? Miss Doris Bigornia. Hi! Hi! Tawag ko lang sa kanya Doris para manatili kaming bata. Oh, naman. Bata pa naman talaga. Ayan. Bata ka pa rin, ano? Siyempre, Doris, alam mo na, di ba? Minsan hindi natin nakita si Doris dahil ikaw eh, parang ano ka na eh, regular ka nang nakikita sa TV Patrol noon. Pero biglang nawala noon si Doris. Bakit nga ba? Karoon ako ng matinding sakit. Kumbaga parang binalikan na ako ng lahat ng pwedeng bumalik na sakit sa akin. Sa tagal ng pagtatrabaho ko, nakalimutan ko na yung health ko, napabayaan ng konti. So, nagkaroon ako ng sakit sa puso, na triple bypass ako. Isang bagsakan yun eh, Mama Ogse. Isang bagsakan. Nung inatake ako sa puso, 2020 ito. Kasagsagan ng pandemya, inatake ako sa puso, nasira yung kidneys ko, meron akong high blood pressure, diabetic ako, lahat na. Hindi naman ako totally nawala, nag-slow down doon sa TV Patrol kasi ang dami ng restrictions kasi nga naoperahan ako, triple bypass. So hindi ako nakalabas sa ospital ng mga isang buwan. Mahigit. Buti na lang, nung nakauwi na ako, work from home pwede. So, nandoon ako, gre-report pa ako, pero work from home lang. Hindi ako na makalabas. Hindi na ako nakikita sa gitna ng EDSA, na nag-i-interview ng mga motorista. Hindi ko na magawa yon. So, nagbawas ka ng trabaho? Nagbawas ng trabaho. Yung iyong sinapit, feeling mo, mahal talaga ako ni Lord. Sabi ko, ang lakas ko kay Lord. Akala ko nung una, ang lakas ko sa baba. Sa taas pala ako malakas. Pero sa tulong din ng pamilya, meron akong tinatawag ng mga prayer warriors, nakaligtas ako eh. Hindi ko akalain na makakaligtas ako. Yung mga anak ko, akala din nila, yun na talaga. Kasi sabi ng mga doktor, kahit tapos na yung bypass, hindi pa siya ligtas. Kasi titingnan pa, i-oobserbahan pa. Baka tinamaan ang utak, tinamaan ang boses, yung mga ganyan. So, touch and go talaga nung time na yun. So, sobra-sobrang swerte. Pero Mama Ogsi, parang bakit yung mga ibang tao pagka life and death situation, di ba parang sabi nila, nakikita nila, I saw a light. Ikaw? Wala eh. Di ko alam ba't hindi ako nakakita ng light. Parang ang impyerno nga yata nakita ko eh. Yung trabaho pa rin, doon pa rin nag-manifest doon sa life and death situation ko na yun na pinakita sa akin na parang sobra ka na sa trabaho eh. Kaya slow down. So, nag-slow down ka na ba? Hindi pa rin. As soon as nakakuha ako ng fit to work clearance, balik ulit ako. Una, pinayagan ako sa studio lang. Pwede ka sa studio, minimize yung interaction sa mga tao, yung man on the street interviews kasi napaka-vulnerable ko sa lahat ng klase ng sakit. And at that time, meron pang COVID, no ba? So ngayon, pwede naman, kaya lang bawas pa rin sa mga interview sa mga man on the street. Na parang napaka-ironic. Kasi sabi ko nga sa'yo, kilala ko bilang mutya ng masa. So, yun ang parati kong ka-interact ang masa. Ngayon parang, teka muna, bawas muna tayo. And parang napakahirap. Buong buhay ko yun ang ginagawa ko eh. Parang at the time, sabi ko, parang sobrang batok naman ang ginawa sa akin ng Diyos. Pwede naman yata siguro sana kinausap na lang ako ng maayos, yung ganyan. Pero yung ganung klaseng sakit na matindi, hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Hanggang ngayon, patuloy. Kasi nagdadialysis ako eh. Kasi nasira nga yung aking kidneys. Pero nung time na ikaw ay nasa limbo, ikaw nga, sabi nila, ito yung time na, ako, papaalam na ako sa mga anak ko, sa pamilya ko. Wala. Wala kang ganun. Wala. So lumaban ka talaga.
Oo, ang sabi ng anak ko, kasi siguro nasa ICU ako ng mga 5 araw, ang tindi kasi nung mga nagdasal para sa akin. At yun ang ikinagulat ko. Kasi kilala ako ng mga tao na, si Dora ay matapang, mataray, bungangera. But nung nangyari sa akin yun, ang daming nagdasal para sa akin. Ang daming tumulong sa akin financially. Yun ang kinagulat ko talaga na may mga tumulong. Siyempre, nasa Asian Hospital ako. Hindi naman bariya-bariya ang gastos doon, di ba? So talagang kawiwindang mo. Nag-step up yung mga tao. People na hindi ko talaga kilala. Mga listeners namin ni Alvin. Meron doon isang bata. Nag-text pa siya. Sorry, Mami Doris. 5 years old. Ito lang ang mabibigay ko para sa'yo. Pero pagdarasal pa rin kita. 5 pesos binigay ng bata. Wow! Sabi ko, ganun ba? Tapos yung ibang mga nag-donate. Kasi lagi mo kami pinapatawa pag bago kami matulog. Kahit maraming problema, at least pagka matutulog kami, nakangiti kami dahil napatawa niyo kami ni Alvin. Ibang klase yung feeling na yun. Kaya ngayon, ang focus ko is paano hindi lang matulungan na ma-inform yung mga tao. Paano rin sila mapagaan ang buhay, ang feeling na kahit nga marami kang problema sa buhay mo, pwede ka pa rin tumawa. Pwede ka pa rin maging masaya. Kasi yun pala, ang laking bagay pala yun para sa mga tao. No. We didn't know that. Kami ni Alvin na, ganun pala ang impact natin sa kanila. So yung sakit ko, yun ang naging paraan para ma-realize ko na, hoy, bruhang babae ka, maraming natutuwa. So give back. And how do you do that? Be good at your job. Yun lang sa akin. Maging magaling ka na sa palagay mo, galingan mo pa. Kasi maraming tao ang umaasa. Hindi lang sa impormasyon, kundi dun sa ibinibigay mo sa kanila na may konting pag-asa, may konting saya, sa gitna ng maraming problema. Natakot ka ba nun, Doris, na baka hindi na ako makabalik? Oo. Yun ang pinaka kinaiyakan ko. Talagang umiyak ako doon dahil sabi ko nga, buong buhay ko, nagsimula ako magtrabaho, 18 years old . Pagka-graduate ng pagka-graduate ko, TV na agad, reporter na agad. So sabi ko, buong buhay ko, dinedicate ko dito sa trabaho na ito, and this is what I get. Ayoko. Sobrang, ano ba yun, parusa ba yun or whatever, bakit ganun? Ginawa ko naman ang lahat para sa trabaho ko, para sa mga anak ko. Kaya, nung time na yun na sabi ko, posibleng hindi ako makabalik, nilabanan ko. Nung lumabas ako ng ospital, hindi ako makalakad. Kasi 40 days ako nakaratay. So I had to learn again how to walk. Araw-araw yun, pinilit ko. Nasabi nila, kailangan mo therapy. Gano therapy? Asian, Diyos ko, gugustuhin mong tumakbo sa presyo. Kaya kinarir ko talaga na matuto ulit na lumakad. Parang bata, hindi mo ma-feel yung paa mo, hindi mo alam kung paano lumakad. Ganun pala yun. No? Hindi mo alam right or left. Oh my God. So sabi ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag kasi may mga anak ako. Kailangan ko magtrabaho. So yun ang motivation ko, yung mga anak ko. Na sinusuportahan mo pa rin? I mean, wala silang sarili-sariling pamilya? Meron naman. Pero hindi tumitigil yung pagkananay mo . Hindi matitigil yun. Up to your last breath, tutulong at tutulong ka sa mga anak mo. Yun, kaya ngayon sinasabi ko ngayon . Ang soul prayer ko ngayon sa Diyos, huwag muna ngayon kasi gusto ko, pagkukunin mo na ako, maayos na sila. Minsan inisip ko, baka mali, kasi kaya naman nila . Ni-raise ko sila, very independent person, so, pero I don't know. Parang takot na takot ako na mawala sa kanila nang hindi maayos na maayos. Kasi hindi naman din naging maayos yung buhay ko . Hirap din naman ako . Kaya ang gusto ko sa kanila, yung hindi dadaanan yung hirap na dinaanan ko. Particular, yan, si Corina, galit na galit sa akin kasi bakit hindi ka kumukuha ng medical insurance? Ganyan. Hindi ko kailangan yan. So, hindi ko yan na-esikaso. So, ayokong mawala na yung mga anak ko walang kasiguruhan. Walang medical insurance, walang ganyan. Gusto ko maayos sila. So, nung bang nakalabas ka sa ospital, chinek mo yung sandali, nasa tamang wisyo pa rin ba ako? Okay pa rin ba takbo ng utak ko? Actually, yun ang unang-unang tatanungin sa'yo ng doktor. Kaya naglupasa yung anak ko, yung babae ko, si Nikki. Paglabas ng operating room, tinanong niya, so, Doc, how is my mom? Sabi nung doktor, she's not out of the woods yet. Bakit? Kasi pag gumising siya at alam niya kung anong pangalan niya, ligtas na siya. Pag hindi niya alam ang pangalan niya, there's going to be a problem. Nagising ako, tinanong ako ng nurse, anong pong pangalan ninyo? Parang engot pa ako.
Oh. Ano ba naman to? Alam nyo naman kung nung pumasok ako dito, kinuha nyo naman yung mga ano ko, information. Info. Oh. Parang nagagalit na nga yung nurse. Ano nga ang pangalan nyo? Hindi ko alam naman. Ano? So sabi ko, Doris! Doris Bigornia ako! So hindi tinamaan yung utak ko. So yun talaga blessing. Kasi pwedeng tinamaan eh. Pag tinamaan, ana, hindi ka na makakabawi talaga. Hindi mo na mababalikan yung minahal mong trabaho. Oo. Eh, wala naman ako naging ibang trabaho kundi ito. Kaya kahit maraming frustrations, maraming limitations, wala, pinaglaban mo pa rin yung trabaho. And then, nangyari nga yun na I wasn't prepared for it. Na parang akala ko, invisible ako. Mga bala nga, sa Mindanao, naligtasan ko eh, hindi ba? Di ako tinamaan eh. Ito pa, mga Abu Sayyaf nga, nakipagbakbakan ako sa kanila doon. Okay lang, buhay pa ako eh, di ba? Wala kang gerang hindi. Diba? Hindi tinapos. At... Correct. Oo. At hindi ako natakot noon. Sabi ko nga lagi, pagka ano, bigay nyo sa akin lahat ng assignment, hindi ko hihindian yan, kahit gera yan, sugod lang. Hindi ko iniisip na pwede pala ako magkasakit. Yun pala yung isa pang gera. Hindi ko nakita. Na blindside ako doon. Hindi ako nakaprepare. Kasi akala mo, ah, bata ka pa, kaya mo pang tumakbo, kaya mo pang umakyat ng bundok. Hindi ko alam. It was taking a toll on my health. Siyempre, kakain ka, minsan hindi na kayo kumakain dahil sa deadline. Pinabayaan ko lahat yun. So, binatukan nga ako. Tumigil-tigil ka. Sinunod mo ba? May nangyari ba sa pagbatok sa'yo? Kailangan sundin eh. Wala na akong choice ngayon. Lalo't nagpapagamot pa rin ako hanggang ngayon. Pero hindi pa rin eh. Minsan sabi ng doktor, bawal ito, bawal kainin ito, ganyan-ganyan. Siyempre tayo, puro matanong, di ba? Bawal lahat, Dok? Oo. Ito bawal. Eh, Dok, eh wala nang natira. Mesa ang natira. Wala na akong pwedeng kainin. So, you compromise. I always compromise. So, sige, kung hindi ba pwede ito, ay, anong pwede? Yung ganon. Lagi ako nakikipagtawaran. Laging may tanong. Laging ano, kasi buong buhay ko, tanong ako ng tanong eh, di ba? But so far, it happened, what, 3 years ago? Knock on wood, hindi pa naman ako ulit bumabalik sa Asian para magpagamot. But I do realize itong dialysis, parang forever na to eh. Sabi nga ng mga doktor, ine-extend na lang yung buhay mo, tinutulungan na lang kasi yung kidneys mo na mag-function eh. So anytime, pwede, you will go. Kasi hindi nga normal. But hindi ko iniisip na ganun. Kailangan ko munang ayusin yung mga anak ko. Matigas ang ulo ko eh. Basta sa mga anak ko. 60 years old na si Doris. Pero sa 60 na yan, dahil mo ng sinuong na yera sa paraan ng iyong pagbabalita, pati yung sa pagiging nanay mo. So, yung mga anak mo nandun sa tabi mo nung ikaw eh may sakit. So, si Doris ba sa kwento mo, parang, are you a single mom? Yes. Yung bunso ko was one nung naghiwalay kami. So, hindi na talaga nila nakilala yung tatay. Ako na lang talaga, tsaka yung mga kapatid ko, tatay ko, yung gano'n. Hindi na nakilala. Hindi na. Eh, ganyan kakatapang para hindi, sa mga anak. Akala lang ng mga tao matapang ako, pero sa totoong buhay, sweet ako, tsaka soft-spoken. Alam mo yan, di ba? Oo. Kasi diba viral ka pa nung araw na hindi ka pinapasok dun sa isang... Saan ba yun? Santa Rosa, yung Kinapoles. Napoles. Ah, Kinapoles. Stake out yun eh. Laging yun ang pinakamahirap pagka nag-stake out. Ano ibig sabihin nun? Bantayan kayo to the max. Kung may mangyari o wala, dun ka lang, bantay ka lang. Kapag may makuhang storya, okay. Kung wala, wala. Kaya yung time na yun, wala. Wala kang makuha eh. Talaga nakatambay kami doon. Araw-araw doon. Shifting na ka nga kami ng mga reporter noon eh. Doon ako inabot ng UKG pa noon. Tapos nag-report ka pa sa UKG? Oo. Eh wala namang mare-report. Ano i-report ko? Nagpasok-labas lang yung mga sasakyan. Ayaw talaga magpapasok. Kasi malayo talaga kung saan nakadetain si Napoles. So yung mga, sa override ko, sabi ng producer, tanungin mo na lang yung mga guard. Oo, tapos. Ang tataray ng mga guard, talagang ayaw. Parang, sige, kung ayaw nyo magsalita, bumati na lang kayo kasi magpapasok. Ayaw pa rin. Mag-Merry Christmas sa mga ito. O, sabi ko, di kung ayaw ninyo, dito, bawal po, ma'am. Hindi talaga pwede. Tag one step forward ako. Eh, kung lumapit ako dito, bawal pa rin. Bawal nga po eh. Eh, kung dito, talagang makulit ako eh. Tapos sabi niya, pagka pumunta pa po kayo dyan, aarestuhin na po namin kayo. Ah, ganun pa. O, di lalabas na ako.
Kulitan lang. Oh. Anyway, it was UKG. Hindi naman siya TV Patrol. Hindi ko gagawin yun sa TV Patrol. Pero na-viral yun. Oo. At oh. I think until now, kinakalkal yung video ko na yun pagka naiisip nila ako eh. Ano pa yung hindi mo makakalimutang encounter mo or karanasan mo sa pagbabalita? Yung Mindanao. Isa ako sa unang babae na na-deploy sa gera. Si Angelo Castro Jr. ang nag-deploy sa akin doon. Oo. Kasi meron yun sa kabila, nandoon yung reporter nila na babae. Tago natin sa pangalan Jessica Soho. So gusto ni Angelo, may katapat si Jessica. Desk ako noon eh. Nasa desk lang ako. Wala lang, nakita lang niya ako. Hoy, Bigornia, punta ka doon. Ah, ganun. Sige. Hindi ko alam kung ano yung pinapasok ko. But only until later, nung muntik-muntik kaming mamatay dahil pinasabugan yung nagbabakbakan, nasa gitna kami. Pagkatapos naman ng coverage, pagkatapos na ka na, nag-live ka na sa patrol, nag-live ka na doon sa World Tonight noon, katapos ng trabaho, doon ko lang maiisip. Muntik na ako doon ah. Uh-oh. Yung ganon. Uh-oh. Doon ko palang naiisip lahat yung pinasok namin pala na delikado pala yun. Meron isang situation before na may hino-stage na naman yung mga abo. Ando doon kami sa gitna, andito yung abo, nandito yung military. Dito meron din military. May waiting shed dito. Lahat ng newsmen nandun lang. Photographers, reporters. Napakaliit, waiting shed. Mahintayan ng jeepney nila doon sa Basilan. Maya-maya, nagbakbaka na sila doon. Eh, may RPG yung mga ano, na isang bala lang noon, pwede kaming sumabog lahat. Oh. Bakbakan, bakbakan. Ayan na, fung, fung, ganyan na. Sabi ko doon sa camera, mga marami na tayong kuha. Mamamatay naman tayo. Alis na tayo dito. Sabi ko, meron nga tayong kuha. Patay naman tayo. Tara lahat. Pakap. Kasi nakita ko na pwede kami talagang mamatay. Meron isang time, ginawa pa nga meme ni Vice. Nag-live ako. Dahil nga nung sa mga insidente na muntik-muntik na kaming maano ng barilan, pinagsuot ako ng helmet. Meron kaming Kevlar. May issue ang opisina. Kaya lang, kung alam, siguro ano yung peke. Kasi merong yung sa loob nung Kevlar, nung helmet, parang may tornilyo na maluwag, tumatama sa ulo ko. Sabi ko, ang sakit. Humiram ako ng helmet ng sundalo. Sige, ang baho nito. Sabi ko, pero hindi pwedeng wala. Magla-live ako eh. So, nag-helmet akong ganyan. Ang laki nung helmet. Yung ginawa pang meme ni, ano, ni Vice, sabi niya parang, ano yung Ener Bonsi, yung bata na naka-helmet niya gano'n? Uh-huh. Parang gano'n lang daw ang itsura ko. Marami akong insidente na hindi ko makakalimutan sa Mindanao, sa Bastilan. One time nung nasa Hulo kami, di syempre walang ilaw doon eh. So, kayan lang ang mga ilaw namin. Eh, madilim na madilim. So, pag magla-live na kami, o sige, buksan na lahat ang ilaw. Pang! Pagbukas ng ilaw, labas ang lahat ng gamu-gamu. Kasi may mga ilaw eh. Habang nagre-report ako, nakalunok ako ng gamu-gamu. Wala akong magawa, nilunok ko. Kasi nagla-live ako eh. Ganun pala lasa nun. Buti hindi kinagat yung nguso ko. Wala, direction report. Umuubo ako ng ganyan. Wala, pag extra ko, back to you, kabayan. Gumaganyan ako. Pero wala, hindi, wala kang magagawa kasi live ka eh. Would you consider yourself, dahil sa dami ng pinagdaanan mo na halos mamatay ka na eh, may sapusa ang buhay mo? Parang, kasi hindi naman ako madasali na tao. Katolik ko ako, lahat ng pinag-aralan ko na eskwela ay Catholic, pero hindi ako practicing Catholic ngayon. So, sabi ko, hindi ko na alam kung saan ang gagaling na nasiswertehan ako. So, sabi ko, hindi naman siguro lagi swerte, siguro sa Diyos, dahil lagi sa Diyos. So, pupwede na nabibiyayaan pa rin ako, blessed pa rin ako, tinitingnan pa rin niya ako, inaalagaan pa rin niya ako, kahit ganito ako. Diba? Yung hindi naman malakas yung paniniwala sa kanya, eh, naalala pa rin niya ako. So, nabibigyan pa rin ng pagkakataon. Hindi ka madasalin, pero nung nangyari sa iyo, nasa bigit ka na ng kamatayan. Nagdasal ka ba nun? Yeah. In fact, nung sabi ko nga sa iyo na para nakita ko ang impyerno, nagdasal lang ako ng Our Father. And that was it. Our Father. Kasi nakita ko, parang ang dilim. Tapos parang merong umuusok na vent ng kanal. Yung ganon, mapula. Sabi ko, not today. Sabi ko ganon, not today, God. Tapos nagdasal ako. Tapos nawala. Yung pala nagising na ako. Tapos thank you. Thank you, God. Tapang mo ah. Pero ano yung takot? I'm deathly afraid of dying nang hindi maayos yung mga anak ko. Dalawa lang sila. Sabi ko nga, buong buhay namin, tatlo lang kami. Nadagdag kasi nag-asawa na si Nikki. At wala akong ibang gusto kundi yun lang.
saya na akong ganun eh. Kasama kami, tatrabaho ako, weekends, malabas kami, abroad or out of town. Yung ganun lang kasimple na buhay ang gusto ko. Napakaliit ang hinihingi ko. Sa tingin ko ha, ang liit ng hinihingi ko. Konting kasiyahan lang, kaming mag-iina magkasama. Yun lang ang goal ko, sa gusto kong mangyari, gusto kong ma-achieve sa buhay ko. I felt then, parang kawawa naman yung mga anak ko kasi sa dami ng problema. Kasi open ako lagi sa kanila eh. Alam nila yung problema ko sa opisina, alam na yung mga problema kong sa mga ibang kamag-anak namin, yung ganun. But always, always, ang hinihingi ko lang, maging masaya yung mga anak ko. Ayaw ko maging malungkot sila. Ayaw kong puro problema. Parang, Doray naman, puro problema na lang ang binigay mo sa anak mo. Yung ganun. Ayaw ko yun. That's my greatest fear. That when I go, my children would think, maaalala nila na, ah, si mami nagkaganito. Si mami na nasangkot sa ganitong kontrobersiya. Si mami naging depressed nung time ng ganito. Ayaw ko yun. Ang gusto ko yung, ah, we had a nice time in Japan. We had a nice time in Beijing. Yung gano'n ang gusto ko. Maalala nila na naging masaya kami. I think that's the only thing that I really, really, really want to happen. That's the only thing I wish would happen. Na maaalala nila na masaya kami. Ayoko'y malungkot. Ayoko maalala nila yung trauma nila nung nasa Asia na ako. Na akala nila that was it. Parang sa akin, yun ang pinakamalaking kasalanan ko sa mga anak ko na I made them experience that na pwedeng mamatay na si mami, pwedeng hindi na siya umuwi tonight, yung ganun. Ayokong yun ang maalala nila. Dahil nung araw na ginagawa mo yan, paglalabas ka ng bahay para magtrabaho, nag-aalala lagi yung mga anak ko na susugod na naman sa gera si mami. Hindi natin alam kung makakabalik pa siya. I think hindi ganun ang feeling nila because I gave them parang reason enough to believe na simple lang itong trabaho ko. Kasi nalalaman na lang nila yung Mindanao sa mga interviews ko pagka meron ng gumagawa ng story about me and my work. Pero hindi ko sinasabi sa kanila, hindi ko kinukwento sa kanila yung kanina, nagkaroon ng bakbakan, nandun kami sa gitna, hindi. And ang regrets ko lang doon because I really, really love doing what I did sa Mindanao. Yung mga important occasions nila na wala ako. By time noon na nasa Zamboanga kami, tawiran kami noon eh, Zamboanga, Basilan. It was a Sabado and then I asked the desk, si DJ Santana pa noon pala ang boss namin. Pwede ba akong umuwi muna Manila? Kasi birthday nung anak ko. Sabi ko, ako lang gagastos. Umuwi ako dyan sa Manila, gagastos ako. Pero babalik din ako ng Linggo. Attend lang ako ng birthday party. Hindi ako pinayagan. Tapos nung isang beses naman, confirmation. So buti na lang tapos na rin yung coverage ko. Pinalitan na ako, relievo na. So from the airport, pagbaba akong ganon, crew cab, sabi ko, pahatid naman sa Ayala Alabang kasi nando doon sa Lasal Sobel yung mga anak ko eh. Confirmation ng anak ko, hahabol lang ako. Rat-rat from the airport. Pagdating ko doon, tapos na. Recessional na. Tapos na eh. But nung nakita ako nung anak ko na andon, ay, ang laki ng tawa niya, laki ng ngiti niya. So that was really precious kasi nakita niya na humabol ako. Nag-effort ka pa rin. Ano lang ang bilin sa'yo ng mga anak? Huwag ka nang magpa-stress sa mga tao who are not worth your time. Kasi ganun ako eh. I'm so passionate about my job na pag sinabing trabaho to. And I get so affected when people make your work life miserable or difficult. Yung alam mo na yung mga tao na pwede naman maging simple yung trabaho pero pahihirapan ka. Stress na stress ako noon sa mga tao. Sabi nila, kung babalik ka sa trabaho mo, ang ikamamatay mo talaga, yung pag-worry mo, pag-i-stress mo. Gusto mo ba talagang bumalik? Sabi ko, wala akong ibang gusto. Sabi nila, baka matuluyan ka na. Sabi ko, sige, una, slow down sa trabaho, workload, bawasan. And then, sabi ko, yes, di na ako masyado magpapastress. So far, siguro nasusunod ko yun ng mga 20% lang.
Kasi nga, napaka-emotional ko, napaka-passionate ko, napaka-transparent ko. Pag galit ako, galit ako. Hindi ako magpapaka-plastic. Hindi ako magkaka-out to anybody na sasabihin na ganito ang gawin mo or tatakutin ka. Sa tanda akong ito, didiktahan mo pa ba ako? Sa tagal ko na ito sa industriya nito, siguro naman alam ko na ginagawa ko, no? So, don't make it difficult. Mahirap na nga yung trabaho, di ba? O, tinan mo yan ngayon, o. Meron ka pang bagong show, yung Tao Po. So, oh. Nagdagdag ka na naman ng trabaho. Wala kang magagawa. Parang ganyan nga. Nung una, hindi ko binalak na maging reporter. Never. Because yung tatay ko reporter din eh. And he was never at home. So, nung bata ako, sinabi ko, hinding-hindi ako magiging katulad ng tatay ko. Yan, kagaya nun. He misses birthdays, kung ano-anong mga importante na okasyon sa pamilya, lagi siyang wala. So I said, I will never be like him. Pero mas masahol pa ako. Sige, nagawa ng tatay mo nung ah. Oo, naging mas matindi pa, prinsipyo. Yan din ang pinamana sa akin ng tatay ko, prinsipyo. Sabi ko noon, hindi naman nakakain yung prinsipyo, hindi naman ikakayaman ang prinsipyo, kaya nga namatay yung tatay ko, mahirap. Sabi ko, ngayon, ganun din ang nangyayari sa akin. Wala eh, siguro kung yun talaga ang passion mo, yun talaga ang gusto mo sa buhay, wala makakapigil sa'yo, kahit mahirap. Ano ang bilin mo sa mga anak? Ang sabi ko lang sa kanila, just remember, after all is said and done about me, about your mom, pakaisipin ninyo na naging magaling din ako na reporter. At dahil dyan, pagpatuloy ninyo yung magandang pagkakakilala sa atin ng mga tao. So don't do anything illegal. Do everything right. Huwag kayong manlalamang sa kapwa. Huwag na huwag kayong manlalamang sa kapwa. Love, love, love lang. But always, always be on the right side. And if you feel you are right, you know you are right, your principles are intact, you can never go wrong.